Pagganap lang sa aking tungkulin bilang isang media ng Sambuanga City po. Ang akin pong katanungan is talaga po bang meron po bang negosasyon ang gobyerno para dito sa grupo ng MNLF, at kung meron man po, sino po talaga yung nag-negotiate, at kung ang negosasyon po ay hindi naging successful, so magkakaroon po ba ng military operations? At kung if really Ms. Wally fails to attend the tripartite conference sa Jakarta, ano po yung magiging senaryo mo nito? Head ng crisis committee, local crisis committee, siyempre yung ating good email ako, assisted by Secretary Rojas, then also assisted by professional negotiators. Yung question kay Ms. Wally, hindi sa atin. Kahit hindi ko makatapos po na yata yung meeting tapos sa Jakarta next week, because of his inability to attend. Hindi tumigil ang gobyerno makipag-usap sa kanya at sa MNLF. At palagi ko na ikalat na sa inyo kahapon yung terms of 96 na peace agreement na napulitin na ng gobyerno. Mga naalala ko offhand, for instance, yung mga integrates, ang substantial number of those na ang subtract 7,000, 6,000 plus ang naging integrates ng government migrants. Sagutin ko na rin yung tanong na hindi mo tinanong. Kawawang ka nga naman at napahamang kandamay ka dito. Siyempre, tuturuan ko pero saabot ang mga kaya para may pagkarin. Buhay mo at iba pang kapit sana. If negotiations fail, will military operations commence? Yung ginagawa natin ngayon, may military operations sa from day one. Yung papasok pa lang sila, may naval patrols na nagkaroon na sa akupan ng Diyas Kalan. Tinontain natin dito sa mga barangay na tinutubay, apat na barangay. Hindi sila pinayagan ng mga kalat panalagim sa iwan lugar. So matagal na yung military operations. Ano bang prime objective? Siguraduhin na walang unnecessary loss of blood. Well, yung preservation of life is the paramount mission. So, hindi ko naman pwede sabihin sa inyo lahat ng detalye na kung anong gagawin ng ating security forces. Dahil parang na rin binigyan ko na script yung kalaban. Ang gagawa naman yung kalaban ng sarili na script na para masira yung ating mga plano. Suffice to say, no? Siguro naman hindi papayag na nandito kung hindi contained talaga ito sitwasyon na ito. So ulitin ko lang, yung ating forces, sinabi ko dati, sufficient na nag-umpisa ito, eh ngayon talagang overwhelming. Not only in terms of numbers, pero pati na rin sa equipment. So, may ako ng paumanin sa mga kababayan sa mga kasipi. Hindi natin pwede daanin ito sa, di ba, nainip na, kawal ng pasensya, init na ulo. Kailangan ng hinahon para nga ma-achieve natin yung manigurado, hindi dumami ang mawala ng buhay, umasukatan din sa kasal ko yung naganap. Sinakalit mo na ba ako sa mga tanong? Okay, sorry. Sorry, mga, medyo marami ganyan. Thank you.